Okay, before we start, let's pray. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father God, who love us, thank you for saving us from eternal hellfire. Aming Ama na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal, salamat po sa pagliligtas sa amin mula doon sa walang hanggang impyerno. Oh Lord, actually we already became your children of God, but we are not enough to live in this world, in your word, as good Christian. Aming Panginoon, kami nga po yung mga anak na ng Diyos, pero hindi namin kayang mabuhay sa mundong ito bilang mga Kristiyano. O Lord, please guide us and teach us every day by day so that we are able to do our best to serve the Lord and we are able to abide in the church continuously until the second coming. Aming Panginoon, turuan mo po kami sa araw-araw na sa gayon po ay makapamuhay kami sa mundong ito, na sa gayon ay makapanatili kami sa church hanggang sa iyong ikalawang pagbabalik. If there are some brothers and sisters who cannot join the Sunday service today, O Lord, please protect them from devil temptation and guide them from various some difficulties. Sa mga brothers and sisters po na hindi po nakadalo ngayon, hinihiling po namin sa iyo na protektahan mo po sila, ingatan mo po sila, nang sa gayon po ay hindi sila mahulog sa tukso at sa anumang pong mga sitwasyon. O Lord, we came here to listen your precious word, so please help us to open our heart to understand well your true love, your true lessons. Aming Panginoon, naparito po kami ngayon upang mag-aral ng iyong salita. Nawa po ay buksan mo ang aming puso nang sa gayon po ay makapakinig kami at maunawaan namin ang iyong aral sa araw na ito. We pray in the name of Jesus Christ. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Okay, let's open the Bible today. Buksan po natin sa Biblia. Psalm 116. Mga Awit, chapter 116. Verse 12. All brothers and sisters, pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Good morning, everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. I want all of you have a nice day today. Nawa po ay maging maganda po ang araw niyo ngayon. As we know, today, Korean the Changwon Church brethren, they are going to visit to the Philippines to join here, to join the mission trip in Shibuya. Kagaya po ng inyong alam, sa araw na ito ay dadalo po o pupunta po dito sa atin yung Changwon Mission Team upang magdaos po ng isang mission. So, all brothers and sisters, I want all of you to pray for them. Kaya po sa ating lahat, brothers and sisters, nawa po ipanalangin niyo po silang lahat. Actually, all Changwon Church brethren also, they are not perfect in God's eyes, but they are doing their best to obey God's commandment. Gaya po ng inyong alam, yung Changwon Church ay hindi rin po sila perfecto sa harapan ng Diyos. Pero sinusubukan po nilang gawin yung pinaka-the best nila para sa Diyos. Actually, it is very important things that being born again. Sa totoo lang po, napaka-importante yung maipanganak o yung pagiging naipanganak na muli. But it is even more important that we learn to
we learn the word of God more and more to being the good son of God. Pero higit na mas importante yung pong pag-aralan natin, yung kumilos tayo sa salita ng Diyos. Yung pag-aralan pa ang salita ng Diyos. Like Psalm chapter 116 verse 12, like this verse, all born again Christian, they desire, they want to live as good Christian. Gaya po ng sa mga awit, chapter 116 verse 12, ninanais po na mga Kristiyano ay ganito, yung mabuhay para sa Panginoon. Although all Christian, born again Christian, they want to obey God's commandment, but in God's eyes, some brother and sister, they didn't obey God's commandment. Because the reason, they do not know God's heart, God's will, God's order. Kahit na po nagnanais sa mga Kristiyano na sumunod sa salita ng Diyos, pero hindi po ang lahat dahil hindi nga po alam ng iba kung ano ang salita ng Diyos. So, let's go. Romans chapter 10. Kaya tingnan po natin sa mga taga-Roma, chapter 10. Romans chapter 10. Verse 3. Roma, Kapitulo 10, versikulo 3. Verse 2 hanggang 3. Versikulo 2 hanggang 3. Also, let's read together. 3, 2, 1. Ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos, at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Actually, all the born-again Christians, they want to obey God's commandment, like verse 2. Kagaya sa verse 2, sa katotoo lang po, lahat ng mga born-again Christian ay gusto nilang sumunod sa Diyos. So they have a zeal for God. Although they have a zeal for God, but like verse 3, one more time. Let's read together. 3, 2, 1. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Some brothers, sisters, although all people, they have zeal for God, but some people, born again brothers, sisters, they do not obey God's commandment because of they have their own idea. Kahit na po ang iba na mga kapatira, mga born again Christian ay may sigasig, pero bagamat sila'y naipanganak na muli, ay ang iba po ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Bakit po? Dahil sila'y mayroong sariling kaisipan. So here, this is our heart. Dito po, ito yung ating puso. There are two kind of mind. Dalawang in klase our po heart. Ang nasa kaisipan ng ating puso o nasa loob ng ating puso. One is our own idea, the other is the word of God. Ang isa po ay yung ating sariling ideya o yung isa naman po ay yung salita ng Diyos. As many as possible, if we put the word of God in our heart, we can obey God's commandment because we already know well about God's commandment. Kapag mas maraming salita ng Diyos ang nailalagay natin sa ating puso, mas susunod tayo sa salita ng Diyos dahil alam na natin yung salita ng Diyos. You understand? Naintindihan niyo po? But if we do not reading the Bible, if we do not put the Word of God in our heart more and more, kung hindi tayo there is only our own idea, no Word of God in our heart. Kung hindi tayo magbabasa ng Biblia, at walang salita ng Diyos sa ating puso, ayun po, sariling ideya natin ang ating magagawa. So, in our heart, if there is, in our heart, if there is only our own idea, not word of God, although we want to obey God's commandment, but it's very hard to understand the will of God. So, that's why, in eyes of God, every day we disobey the word of God.
Kahit na po gusto nating sumunod sa salita ng Diyos, pero kung mayroong dalawang ideya sa ating puso, nandoon yung ating sariling opinion at yung salita ng Diyos, kahit na naisi natin ay hindi natin nagagawa na sumunod sa salita ng Diyos. Kumbaga, in your Christian life, if you are thinking, why God did like that? Why? I can't understand the word of God. Why I can't understand the rule of church? If you can understand, then means in your heart, there is no, not much have the word of God in your heart. Kapag hindi mo maintindihan yung salita ng Diyos, yung patakaran o kumaga rule sa church, ibig sabihin ay hindi mo talaga naiintindihan yung salita ng Diyos. So, Hosea, the Bible says, Hosea chapter 4. Sa Hoseas, tingnan po natin Hoseas chapter 4. Chapter 4. Hoseas po, chapter 4. Verse 6. Hoseas chapter 4, verse 6. Verse 6, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Ang aking bayan ay mawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinakwil din kita bilang aking pari. At yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin ding lilimutin ang iyong mga anak. Here, my people, in English, my people. My people means the born-again Christian, not unbeliever, believer. Dito po sinabi, aking bayan. Ibig sabihin po, yung mga naipanganak na muling mga Kristiyano. So here, my people means, although you got salvation, you became the children of God, but you are destroyed for lack of the knowledge. Sabi dito, aking bayan, ibig sabihin mga ligtas, mga anak ng Diyos. Sabi, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. So in order to obey God's commandment, we have to learn the word of God more and more. Upang makasunod sa salita ng Diyos, kailangan patuloy na pag-aralan ang salita ng Diyos. If we do not put the word of God in our heart, mind, kung hindi natin otherwise, ilalagay, it can ruin our Christian life. Kung hindi natin ilalagay ang salita ng Diyos sa ating puso, mawawasak po ang ating Christian life. So, Hosea chapter 6, verse 3, Bible says like that. Hosea chapter 6, verse 3. So, Hosea pa rin po, chapter 6, verse 3. Hosea chapter 6, verse 3. That's why Bible says, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay kasintiyak ng bukang liwayway, at siya'y paparito sa atin na parang ulan, tulad ng ulan sa tagsibol na dumidilig sa lupa. Yeah. Let us know. Let us pursue the knowledge of the Lord. That's why we have to learn more and more the word of God, to obey the word of God. Ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ibig sabihin po, kailangan natin ng pag-aralan na higit at higit pa ang salita ng Diyos. Every day, if we do not read the Bible. Kung araw-araw, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. If you're lazy to reading the Bible, kung tayo tamad sa pagbabasa ng Biblia, sooner or later, your Christian will be ruined. Darating po ang panahon, yung inyong Christian life, babagsak, mawawasak. Can you understand? Naintindihan niyo po. So let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. Ating kilalanin, tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. That's why every Sunday, every Wednesday, we try to our best to attend to church, to learn the word of God. Kaya tuwing linggo-linggo po, tayo dumadalo sa church upang pag-aralan ang salita ng Diyos. One more. Why we have to learn the word of God? Kaya, more and more. Why? Kaya pag-isipan pa natin, bakit? Bakit kailangan pang pag-aralan ng higit pa ang salita ng Diyos? Because of 2 Timothy chapter 3. Sa ikalawang Timoteo chapter 3.
2 Timothy chapter 3 verse 16. Ikalawang Timoteo kapitulo 2 versikulo 16. Chapter 3 verse 16. Kapitulo 3 versikulo 16. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Because the reason. 16, verse 16? Opo. At 17 also? 17, 3, 2, 1. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. To become the good children of God. That's why we have to learn the word of God. Upang maging mabuti na anak ng Diyos. If we do not read the Bible, if we do not learn the more and more word of God, in our heart, there are so many complaints and negative about God. Kapag hindi po tayo nagbasa ng Biblia, nag-aral ng salita ng Diyos, ang ating pong puso ay magkakaroon ng reklamo. That's why today we are going to learn the 5 kinds of God's commandment. Kaya ngayon po ay ating pag-aaralan ang 5 uri ng utos ng Diyos. Today, we are going to learn 5 kinds of God's commandment. 5 utos ng Diyos. First, we have to be born again. Una, kailangan nating maipanganak na muli. It's God's commandment. Ito ang utos ng Diyos. Being born again is God's commandment. Yung maipanganak na muli, ito po ay utos ng Diyos. Acts chapter 2 verse 14. Gawa, kapitulo 2, versikulo 14. It is first God's commandment. Acts chapter 2 verse 14. 40. Verse 40 po. Acts chapter 2, verse 40. Gawa, kapitulo 2, versikulo 40. It is first God's commandment toward the human. Ito po yung unang utos ng Diyos sa mga tao. Let's read together. 3, 2, 1. Sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya. At hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Jesus Christ came this world to save sinner. Si Jesus Cristo ay naparito sa mundo upang iligtas sa mga makasalanan. Through the word of God, we realize that we are sinner in eyes of God. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, naunawaan natin na tayo ay makasalanan sa paningin ng Diyos. And we came to know Jesus Christ saved for us sinner. At napag-alaman natin na naparito si Jesus Cristo para sa ating mga makasalanan. We got salvation. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagtamo tayo ng kaligtasan. It is what God's first God's commandment toward men. Ito po yung unang utos ng Diyos sa akin. Why we have to get salvation? Bakit kailangan tayo magtamo ng kaligtasan? So, only person can only go to heaven when we born again. Kaya ito yung mga tao na makakapunta lamang sa langit, yung mga naipanganak na muli. That's why the first God's commandment is very important, the God's salvation. Kaya ang unang utos ng Diyos ay napaka-importante yung magkaroon ng kaligtasan. Do you know the second? Alam niyo ho ang ikalawa? God's commandment. Yung ikalawang utos ng Diyos? After we were saved, after we got salvation, next God's commandment is abide in the church. Matapos magkaroon ng kaligtasan, ano po ang sunod? Ay yung manatili sa Kanya. Manatili sa church. John chapter 15. Juan chapter 15. John chapter 15, verse 3. Juan kapitulo 15, versikulo 3. Yeah.
John chapter 15, verse 3 po. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Means you already got salvation. That's why immediately we have to do first, that is verse 4. Kayo malilinis na sa pamamagitan ng aking salita na sinabi sa inyo. Ibig sabihin, nagtamo na ng kaligtasan. Kaya dapat nating gawin kaagad ay yung verse 4. Verse 4, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Being born again means similar, same, the getting married with God. Yung pong pag naipanganak na muli ay katulad po nito yung kumbaga naikasal tayo sa Diyos. Naisama tayo sa Diyos. In the world, there is no the bride who do not go back home where there is the my beloved husband. It means the thing is, after you get married, you don't want to go back home where there is your husband. Kaya kapag kagaya po nito na matapos mong halimbawa may asawa ka na and ayaw mong bumalik sa bahay mo kapag wala doon yung iyong asawa. For example, you get married already. Halimbawa, kasal ka na, may asawa ka na. And then you don't want to go back home to meet your husband. Hindi mo ba nanaisin na umuwi para makita yung iyong asawa? Or you want to go back. You want to go to home. O gusto mo talaga na umuwi? Likewise, born again Christian, they desire one to abide in the church. Because God is the husband. Kagaya noon, yung mga naipanganak na muli ay nagnanais sila na manatili sa church. Kagaya ng mag-asawa. So after we got salvation, first and second God's commandment is abide in Him, abide in the church. Kaya matapos ng kaligtasan, yung ikalawa po ay yung manatili sa Kanya, manatili sa church. Because we already became the bride and God became the husband. Kaya tayo po yung naging kagaya ng babaeng ikakasal at yung Diyos, yung lalaking ikakasal para sa atin. But I want to say one thing. Pero nais ko pong sabihin ang isa pang bagay. Many old brothers, sisters, almost brothers, sisters, they try to attend participate the Sunday service. Halos lahat ng brothers and sisters, gusto nila makibahagi sa pagdalo ng church. But let's we think. Pero pag-isipan po natin. Let us think. Pag-isipan natin to. About middle week sermon, Wednesday sermon. Paano naman yung midweek sermon? Wednesday sermon. I think this time pag-isipan about natin Wednesday sermon. Tungkol sa Wednesday sermon. Acts chapter 2. Sa mga gawa, chapter 2. This time, I want to say about Wednesday's sermon. Ngayon po ay nais ko for a while. Nais ko munang ibahagi pansamantala yung tungkol sa Wednesday's sermon. Verse 46. Chapter 2, verse 46. Verse 46 po. Brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo ng may galak at tapat na puso. Above all, the first 40, verse 44, 45 or so, also. Pasahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1.
At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Not only the offering or sacrificing or efforts, our efforts for the church, for the Lord, not only them, but also, verse 46, so continually, daily with one accord in the temple. Means, we also more and more, we have tried to our best to abide in the church and attend in church. Kaya hindi lamang po yung pagbibigay nila ng kanilang kayamanan o pagbibigay sikap nila, kundi maging sa verse 46, nakalagay po, araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol ng tinapay sa bahay-bahay, nagsasalo-salo. Sabihin, higit po nilang ginagawa na sila'y makapanatili sa church. Especially, only my family, they're listening to the Wednesday sermon at home because of not in Korean. Tagalog. That's why we not only my family, but also other the Korean missionary, they are watching and listen the Wednesday sermon in Korean separately. Sa ibang sitwasyon po, kagaya ng pamilya ko, sa bahay po na nakikinig sila ng Wednesday sermon, dahil dito nga po ay Tagalog, kailangan nila ng Korean na ano. Ganon din po sa iba't ibang dako ng lugar. But think. Let us think ourselves. Ngayon, pag-isipan po natin para naman sa ating sarili. Can the church they offer provide the in Tagalog the Wednesday sermon? Yung Quezon City Church, meron silang maibibigay na Tagalog Wednesday sermon. Why do not attend the church? Pero bakit hindi to listen to Wednesday sermon? Bakit hindi sila dumadalo o nakikinig ng Wednesday sermon? Abide in the church means not only to physically go to church. Even our heart also, we have to abide in the church. Even our heart also, mind also. Kaya yung pakikinig po ng salita ng Diyos, hindi lamang po sa ating physical yung pagdalo, kundi maging yung ating puso dapat handa sa pakikinig o pananatili sa church. Actually, it's very easy to go to church on Sunday, but on Wednesday, it's very hard. Sa totoo, because of tired, feel tired. Sa totoo lang, kapag Linggo, madali pong dumalo sa church. Pero sa Wednesday, mahirap po dahil sa pagod. Every day, I think, you hesitate. Shall I go to church or not? Araw-araw, maaring, Wednesday. Tuwing Wednesday, maaring nag-iisip ko yun. Dadalawang isip, dadalo ba ako sa church? What shall we do? Ngayon, ano ang ating gagawin? Going to church on Wednesday is not only to listen to the sermon. To obey, in order to obey God's commandment, we have to go to even Wednesday service. Yung pagpunta sa Wednesday service, hindi lamang upang makinig ng salita ng Diyos, kundi nandun din kalakip yung pagsunod sa salita ng Diyos. You understand? Naintindihan nyo po. Please, we have to obey God's commandment. Means, not only Sunday, but also Wednesday also, we have to do our best to obey so that we have to attend Wednesday's sermon also. Hindi lamang po Sunday, pakiusap po, maging Wednesday. Kailangan po nating sumunod sa salita ng Diyos. Kailangan gawin natin yung abot ng ating makakaya upang makadalo ng Wednesday service. So in order to obey in Him, first important thing is obedience. Upang makapanatili sa Kanya, ang una po na napaka-importanting bagay okay, ay sumunod. 1 Samuel chapter 15. Unang Samuel chapter 15. Let me tell you about the obedience in Old Testament. Kaya sa Lumang Tipan, tingnan po natin yung isang halimbawa tungkol sa pagsunod. 1 Samuel chapter 15. Unang Samuel chapter 15. If we read this the story passage, we come to know why God rejected King Saul. Kung mababasa niyo po ang chapter 15 na ito, mapag-aalaman niyo po kung bakit ni-reject si Saul. 1 Samuel chapter 15 verse 22.
Unang Samuel chapter 15 verse 22. Verse 22 po. Let us think why the prophet Samuel said to the king Saul like that. Verse 22. Kaya pag-isipan natin bakit sinabi ito ni propeta Samuel kay Saul. So Samuel said, "Has the Lord as great delight in burnt offering and sacrifice as in obeying in voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the pot of rams." At sinabi ni Samuel, "Ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon, tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki." We have to know. Actually, the prophet Samuel rebuked the King Saul. Why? King Saul, he didn't obey God's commandment. Kaya si Samuel po ay pinagsabihan niya si Saul dahil si Saul po ay hindi sumunod sa salita ng Diyos. Chapter 15, verse 1. Samuel pa rin po, 1 Samuel. The reason why the prophet Samuel said to the King Saul like that. Ito po ang dahilan bakit sinugo si Samuel kay Saul. Verse 1, let's say it together. 3, 2, 1. At sinabi ni Samuel kay Saul, "Sinugo ako ng Panginoon upang hirangin ka upang maging hari sa kanyang bayang Israel. Kaya't ngayon ay pakinggan mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon." Samuel also said to Saul, "The Lord sent me to anoint you king over his people, so over Israel. So now, therefore, heed the voice of the word of the Lord. You have to listen to God's commandment." Sinugo ako ng Panginoon upang hirangin ka, upang maging hari ng kanyang bayang Israel, kaya't ngayon ay pakinggan mo ang tinig ng Panginoon. Kaya dapat, ginawa kitang hari, kaya makinig ka ng salita ng Diyos. And then, verse 3, God ordered to King Saul to do something. Kaya sa verse 3, may iniutos po si Samuel kay Saul. That is verse 3. Sa verse 3. Let's read together. 3, 2, 1. "Ngayoy umalis ka at lipulin mo ang Amalek, at iyong lubos na wasakin ang lahat nilang pag-aari. Huwag kang magtitira sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno." According to God's commandment, verse 3, "Now go and attack Amalek, and then please kill and destroy everything." Kaya utos ng Diyos kay Saul nang umalis ka sa lupain mo at lipulin mo ang Amalek, yung lubos na wasakin ang lahat nilang pag-aari. It was God's commandment toward the King Saul. Ito yung utos ng Diyos kay Haring Saul. But King Saul, he didn't obey God's commandment. Pero si Haring Saul ay hindi sumunod sa utos ng Diyos. Verse 8 and 9 po. Although the King Saul, he heard God's commandment, destroy all things, but verse 8 and 9, brother, okay, sister, let's read together. 3, 2, 1. "Kinuha niyang buhay si Agag na hari ng mga Amalekita, at ganap na nilipol ang buong bayan sa pamamagitan ng talim ng tabak. Ngunit itinira ni Saul at ng taong bayan si Agag, at ang pinakamabuti sa mga tupa, mga baka, mga pinataba, mga kordero, at lahat ng mahalaga. At hindi nila ganap na pinuksa ang mga ito. Lahat ng bagay na hamak at walang halaga ay ganap nilang winasa." Question, brother, sister, why the King Saul, he didn't destroyed everything? At ito po ang tanong. Bakit po hindi winasak o nilipol ni Haring Saul ang lahat? Do you know the reason why? Alam niyo po ang dahilan kung bakit? Kung ano? In Tagalog, sayang. 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 Isn't it? So, verse 11. Verse 11.
I greatly regret that I have set up Saul as king. Ikinalulungkot ko na ginawa kong hari si Saul. Only the reason King Saul, he didn't obey God's commandment. Dahil sa dahilan iyon, kaya hindi sumunod si Saul. That time, King Saul, he had excuse to the Lord God. Nung mga sandaling iyon, nagkaroon ng mga kadahilanan si Saul sa harapan ng Diyos. There is the one thing acceptable reason that I didn't destroy everything. Mayroong isang katanggap-tanggap na dahilan kaya hindi ko nilipol lahat ng bagay. Why you didn't destroy everything? Likewise, the apostle Samuel, he rebuked the king. That time, he answered to the Lord God. Kaya sabi, bakit hindi mo nilipol ang lahat ng bagay? Kaya ng mga sandaling yun ay sumagot si Saul sa salita ng Diyos. Sa Diyos. Verse 19. Verse 19, brothers, sisters, let's read together. 3-1. Bakit hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumalhuluhong sa samsam at ginawa mo ang masama sa paningin ng Panginoon? Means, why? You did not obey. Why? That time, verse 22. Verse 22 po. Verse 21. 21, that is the King Saul's excuse. Ito po yung pag-aalibay o pagdadahilan ni Haring Saul. Let's read together. 3-2-1. Ngunit ang taong bayan ay kumuha mula sa mga samsam, sa mga tupa at baka, ng pinakamabuti sa mga itinilagang bagay upang ihandog sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. Why? Kaya bakit po? In order to sacrifice to the Lord God, that's why I didn't destroy everything. Upang maghandog sa Panginoong Diyos ay hindi ko nilipol ang lahat ng bagay. Why he didn't destroy everything? Bakit hindi niya winasak ng lubos ang lahat ng bagay? To give. To sacrifice to the Lord God. Para daw ialay, ihandog sa Diyos. Think, what was the God's commandment? Pero pag-isipan natin, ano ba ang utos ng Diyos? Destroy all. Wasakin lahat, lubos. Because King Saul, he has own idea. Dahil si Haring Saul may sariling ideya. He didn't care, didn't consider God's commandment. Hindi niya isinaalang-alang, hindi niya inisip yung salita ng Diyos. Yun ang problema. Wednesday sermon also, what do you think? Ano po sa palagay ninyo ang Wednesday sermon? Because of some reason, I cannot go to Wednesday sermon. Dahil sa dahilan, ganitong dahilan, ganito, kaya hindi ako makakadalo sa Wednesday sermon. I have to earn money to sacrifice for the Lord, even Wednesday, even night time. Kailangan kong kumita sa Panginoon, kahit gabi, para magsakripisyo sa Panginoon. To sacrifice for the Lord God more. That's why I have to earn money more, even Wednesday also. No. Para magsakripisyo na higit at higit pa sa Panginoon. Kaya kahit gabi, kahit Wednesday, kailangan kong magtrabaho. Although we able to not offer to the Lord God a lot, but only God want you to obey God's commandment. Kahit na hindi ganoon, ang ating maibibigay sa Panginoon, ang tanging gusto ng Diyos sa atin, ay yung tayo sumunod sa Kanya. Second God's commandment is that abide in Him. Means, we have to do our best to participate and attend the more and more to the church. Ikalawa na utos ng Diyos sa atin ay yung tayo manatili sa church. Kaya po, higit at higit pa hanggang may pagkakataon, kailangan dumalo po tayo ng dumalo sa church. You understand? Naintindihan niyo po. That's why obedience is more important than kaya ang, to God. Kaya ang pagsunod ay higit na mahalaga sa Diyos.
If we do not obey God's commandment, if we do not follow the word of God, God will reject us. God may reject us. Kapag hindi tayo sumunod sa salita ng Diyos, kapag hindi natin ito ginawang sundin, ay tayo maaaring itakwil din ng Diyos. Verse 24, that time the sower, he regret, he is the fool. No, sa verse 24, makikita po natin na nagsisi siya sa kanyang nagawang pagkakamali. And he repented to the Lord God about his the fall. Yung kanyang pagkakamali, hiningi niya po ito ng pagsisisi sa Diyos. Brothers, sisters, 24 and 25. Verse 24 and 25. Let us read together. 3, 2, 1. At sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumuway sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita. Sapagkat ako'y natakot sa taong bayan at sumunod sa kanilang tinig. Ngayon nga'y hinihiling ko sa iyo, ipatawad mo ang aking kasalanan at bumalik kang kasama ko upang ako'y makasamba sa Panginoon. He wants to repent. He regret about his fail. Siya po'y nagsisisi sa kanyang pagkakamali. But 26. Pero dito po sa verse 26. Let us read together. 3, 2, 1. At sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik na kasama mo sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon at itinakwil ka ng Panginoon sa pagiging hari ng Israel. 26. Now therefore, please pardon my sin and return with me that I might worship that Lord. So, means I will not use you no more. I will use you no more. It means, same meaning. Ibig sabihin po na itinakwil siya ay hindi na kita gagamitin pa. Brother, sister, hopefully, kasi brother, sister, I ask you, try to your best at attend the Wednesday sermon also. Kaya mga kapatid dito sa Quezon City Church, sana po, umaasa po ako na gawin niyo po yung best niyo para makadalo sa church. It is not only reason to listen the word of God. Hindi lang po ang dahilan kaya kadadalo ay yung makinig ng salita ng Diyos. To obey, in order to obey God's commandment, second God's commandment, kundi, abide in Him. Kundi yung pagsunod mo rin sa salita ng Diyos. Brothers, sisters, if you do not control your body, your flesh will control your soul. Kung hindi, mga kapatid, kung hindi mo kokontrolin ang iyong katawan, ito ang magkokontrol sa iyo. Can you understand? Naintindihan mo po? If you cannot control your physical body, flesh, the flesh, your nature will control your Christian life. Kung hindi mo magagawang makontrol yung physical mo, yung laman mo, ay ito mismo ang kokontrol sa pagiging likas mo. Santiago chapter 2. Santiago po, kapitulo 2. Santiago chapter 2, Santiago verse 17. Po, chapter 2. Verse 14. Santiago chapter 2, verse 14. Santiago chapter 2, verse 14. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano ang pakinabang mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, maililigtas ba siya ng kanyang pananampalataya? And verse 18 also. Verse 18 po. Let's read together. 3, 2, 1. Subalit, may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ng iyong pananampalatayang walang mga gawa, at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Can you understand? Naintindihan niyo po? There are two persons. The one person said, I have faith, and the other person said, I have work. So, each other, they say each other, please show me
your faith without your words, and I will show you my faith by my work. Kaya may dalawang tao po dito, kumbaga, na mayroong pananampalataya at yung isa naman mayroong gawa. Sabi dito, may pananampalataya yung isa pero walang gawa. Yung isa naman ay pinakikita niya yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Do you have a faith? May pananampalataya po ba kayo? Do you trust God? Nagtitiwala po ba kayo sa Diyos? Do you love God? Minamahal niyo po ba ang Diyos? But why do not obey every day? Pero God's kung ganun, bakit hindi araw-araw sumusunod sa Diyos? Think. Pag-isipan po natin. That's why Bible says, verse 17. Verse 17. Verse 17. Let us read together. 3, 2, 1. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. And 26 also. Verse 26 din po. Also, let us read together. 3, 2, 1. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So if you trust God, if you have faith, don't do the like of the king's hour. And we have to do our best to obey God's second commandment, abide in Him. Kung tayo ay mayroong pananampalataya, kailangan nating magtiwala sa Panginoon at huwag nating tularan si Saul. Bagkus gawin natin ang ating pinaka magagawa para manatili sa church. Okay. Only God knows your the sincerity. Alam ng Diyos ang inyong katapatan. Diyos lang ang nakakaalam. If there is no acceptable reason in eyes of God, try to attend the Wednesday sermon. Kung wala naman pong hadlang o balakid na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, ay subukan niyo po na dumalo ng Wednesday sermon. When I was a teenager that time, nung ako'y teenager pa, for example, 16, 17, 18, 19, 20, at that time, in my memory, I have very hard every Wednesday sermon to attend every Wednesday sermon. Nung ako'y teenager pa, halimbawa, it was very hard. Hanggang 23 years old, para sa akin, naalala ko pa, nahihirap para sa akin na dumalo ng Wednesday sermon. Do you think so? Gayun din po ba kayo? Yeah. But I did my best to obey the God's commandment. That's why I do my best to control my flesh. Pero ginawa ko yung abot ng aking makakaya para sumunod sa salita ng Diyos. Kaya napagawa ko mapagtagumpayan yung aking laman. So, in order to being the good children of God, first of all, we have to control our flesh. And then, first of all, we have to do our best to attend the Wednesday sermon also. Kaya upang maging mabuting anak ng Diyos, una nating dapat gawin ay makontrol yung ating laman at gawin yung ating best na makasunod sa salita ng Diyos. And third, God's commandment. Ikatlong utos naman ng Diyos. After obeying the church. Matapos manatili sa church. And third, pangatlo, we have to love one another and each we have to love each other. Kailangan nating ibigin ang isa't isa, magmahalan sa isa't isa. John chapter 13. It is third God's commandment. Ito po yung ikatlong utos sa atin ng Diyos sa Juan chapter 13. John chapter 13. Juan chapter 13. Verse 1. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end.
Bago magpista ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutang ito, patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Until he died, he loved us until the end. Hanggang huli, hanggang kanyang kamatayan, ay minahal tayo. It means Jesus Christ, He loved us until the end. Sabihin, hanggang sa huli, minahal tayo ni Jesus Cristo. Because of God's love toward us, Jesus Christ's love toward us, that's why we got salvation. We became children of God. That's why after we got salvation, and then, as like the Jesus Christ, we should love one another. We have to love each other. Dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, kaya po tayo nagtamo ng kaligtasan, naging mga anak po tayo ng Diyos. Kaya matapos na tayo maligtas, kailangan natin tularan si Kristo na inibig din ang salibutan. Kailangan nating magmahalan sa isa't isa. It is third God's commandment. Ito yung ikatlong utos ng Diyos. 34 and 35. Verse 34 and 35 po. Let us read together. 3, 2, 1. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. A new God's commandment I give to you after we got salvation, that you love one another. Isang bagong utos ang sa inyo'y binibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Why? Because God said, as I have loved you, that you also love one another. Bakit? Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din naman kayo sa isa't isa. You understand? Naintindihan niyo po. There are two kinds of meaning of love. Dalawang klase po ang kahulugan ng pag-ibig. What is this? Ano ito? What is this? Ano cross. Ito? Anong cross? Ako. Ito po ako. And brother and sisters. Ito naman yung mga kapatid, brothers and sisters. Because of cross, we have to love one another, each other. Dahil sa cross, ay maaari nating ibigin ang isa't isa. Isn't it? Tama ba? But, not only born again brothers and sisters, but also unbeliever also, they love each other. Hindi lang po mga brothers and sisters, kundi mga hindi mananampalataya, minamahal din nila ang isa't cross. Isa. Kahit walang cross, minamahal nila ang isa't isa. Can you understand? Naintindihan niyo po? I love you. Ganun, nagmamahalan sila. Yeah, they are loving each other. Nagmamahalan even sila sa isa't isa. Maging hindi naman mananampalataya. Kahit walang cross. You understand? Naintindihan niyo po? So, it means not only one the meaning of the reason, the we have to love one another, each other. So, the third God's commandment is not only love one another in Him, but also here. Deus? Sorry. God and ako. Yun naman yung Diyos at nandito yung ako, yung sa baba. Because Jesus Christ, God loved us, human. That's why we have to love God. Minahal ako ng Diyos, kaya ako din, minamahal ko ang Diyos. Can you understand? Naintindihan niyo po? Not only love one another. Hindi lamang magmahalan sa isa't isa. But also, we have to love God first. Kundi, more una, than others. Una, higit sa iba, mahalin natin ang Diyos. Without love God, if we love one another, it means, seems like the same meaning, unbeliever's love. Kung walang pagmamahal sa Diyos na minamahal natin ang isa't isa, kagaya ito ng pagmamahal noon sa mga hindi mananampalataya. So when we love one another in Him, in the name of the church, we have to love
each other. Kaya kung mamahalin natin ang brothers and sisters sa kanya, sa Diyos, dapat minamahal natin ang brothers and sisters. Please say each other, say, I love you. Sabihin natin, I love you. Can you say, I love you? Ooh! Ooh! Cannot. We cannot say, I love you. Very dangerous word, I love you. Kaya hindi natin pwedeng masabi, kasi delikado. Isn't it? Di po ba? But say each other, one another, I love you in the name of the Lord. Pero yung sabihin natin na mahal kita sa pangalan ng Panginoon. Please say each other, one another. I love you in the name of the Lord. It's okay, isn't it? Di ba no po, okay lang yung ganun? In the name of the Lord, sa pangalan ng Panginoon, ay minamahal kita. It means secretly, do not dating, do not do dating. Kaya huwag tayo, do not make a boyfriend, girlfriend in the church, nun, secretly. Huwag tayo magkaroon ng relasyon o boyfriend, girlfriend sa church. That's why do not text secretly, I love you. Kaya, I will pray for you. Kaya huwag tayo magme-message sa brother or sister na mahal kita. Ganun. Sister, actually, honestly, I'm interested in you. I will pray for you. I love you. Don't sister, do that! Sister, interesado ko sa'yo. Pray kita. Ganun. Huwag niyo pong gagawin yun. Isn't it? Di po ba? Like that. Matthew chapter, John chapter 15 like this. It is God's commandment that we have to love one another in the name of the Lord. Kaya ito'y utos ng Diyos na mahalin natin ang isa't isa sa pangalan ng Panginoon. But if they do not know the God's the commandment because of their own idea, they just try to their best to disobedient. Pero sinusubukan nilang mahalin ang brothers and sisters gamit yung kanilang sariling ideya. Okay. So, Matthew chapter 18. Sa Mateo chapter 18. So, in the name of the Lord, love one another is very important. Kaya sa pangalan ng Panginoon ay yung magmahalan sa isa't isa ay napaka- To love one another in the name of the Lord, in order to love one another in the name of the Lord, important one thing important necessary element thing is forgiveness. Kung mamahalin natin ang kapatiran, kapag minamahal natin ang kapatiran sa pangalan ng Panginoon, ang importante po isang bagay dito ay yung pagpapatawad. Verse 21, Matthew chapter 18 verse 21. Chapter 18, Mateo chapter 18 verse 21. Verse 20 po muna. According to the second God's commandment, we have to do our best, the gathered together. Ayon sa ikalawang bag, utos to gathering, we have to do our best to gathering. Sa ikalawang utos po yung mananatili sa church, kailangan nating gawin na magtipon-tipon palagi. Verse 20, masay po tanging nasabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. So, each other, we do not same the character, different character. Iba-iba po tayo na ugali o asal, ganun po. Style also different, character also different, each other. Style natin, yung character natin, katangian, iba-iba po. That's why sometimes we cannot understand each other. Kaya minsan hindi natin maintindihan yung isa't isa. What shall we do? Anong gagawin natin? Verse 21. Peter, he has some uncomfortable heart toward one of brother. Kaya isa sa brother, si Pedro sa isa sa brother, hindi siya komportable. Verse 21, so Peter asked to Jesus Christ, verse 21, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin
at siya'y aking patatawarin hanggang sa makapituwa? Verse 22, Jesus Christ answered to Peter. Verse 22, yung sagot ng Panginoong Jesus kay Pedro. 22, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1, sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitungpung pito. So, until your second coming, according to God's third God's commandment, we have to, in the name of the Lord, we have to love one another. Do not blame each other. Ayon sa utos ng Diyos, sa ikatlong utos ng Diyos, kailangan nating magmahalan sa isa't isa sa pangalan ng Panginoon. Huwag magsisihan sa isa't isa. Do not close to some brother or sister who spread some rumor and negative. Huwag tayo maging malapit sa ating kapatid na kung saan nagpapakalat ng maling balita. Can you understand? Naintindihan nyo? If you heard some brothers or sisters something spreading the negative about church, about something brothers sisters, you keep distance with him. Kapag halimbawa may napakinggan ka na sa isang kapatid ng negatibong bagay tungkol sa church, ang kailangan po nating gawin ay lumayo sa kanya. Magdistansya tayo sa kanya. Can you understand? Naintindihan niyo po? Why someone they spread some rumor and negative? Bakit yung iba ay nagpapakalat ng mga balibalita, mga negatibong bagay? Because there is no God's love in their heart. Sa puso niya, walang pag-ibig ng Diyos. There is no the cross in their heart. That's why they easily spread the rumor and negative. Kaya nagagawa niyang madali na maipakalat yung balita na negatibo dahil walang cross sa kanyang puso. Can you understand? Can you catch my point? Nakukuha niyo po ang ibig ko sabihin? If you love the God's love in your heart, if you have God's love in your heart, instead of spread your something about some brothers, sisters, something saying, you have to try to cover the cover. Kung meron kapag, he can cover some brothers, sisters the fall mistake. Kung meron kang pag-ibig ng Diyos sa iyong puso, sa halip na ipakalat ito, yung negatibong bagay sa church, ay gagawin mo na subukan na takpan ito or kumbaga hindi mo ikalat yung pagbagsak ng isang kapatiran. Can you understand? Naintindihan niyo po? That's why the love one another means the God's commandment. That's why we must love each other in the Lord, in the name of the Lord. Kaya kailangan nating sa pangalan ng Panginoon ay kailangan magmahalan sa isa't isa. Ito po yung katlong utos sa atin ng Diyos. And number fourth, ika-apat naman po, commandment, na utos ng Diyos sa atin, spread the gospel. Evangelism. Pangaral ang Ebanghelyo. Spread the gospel. Pangaral ang Ebanghelyo. Someone, they get married each other because of love. And then they have the children. Dahil sa because pag-ibig, of love. Meron pong naging mag-asawa at nagkaroon sila ng anak. So we gather. We are gathering together. Gather together. Because of first God's commandment. And then second God's commandment. And then third commandment. According to God's third God's commandment, we are loving each other. And third, and then third, fourth God's commandment is evangelize. Kagaya noon, nung tayo una, nautos na ipanganak tayong muli, ikalawa po, tayo kailangang manatili sa church. At sa ikatlo, kailangan magmahalan sa isa't isa. At yung ikaapat, kailangan nating ipangaral ang Ebanghelyo. Mark chapter 16. Sa Marcos chapter 16. Mark chapter 16, verse 15. Marcos chapter 16, verse 15. Mark chapter 16, verse 15. Marcos chapter 16, verse 15. This is fourth God's commandment, 15. Brothers, sisters,
Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Why do not evangelize to beloved your family? Because they do not interest the gospel. That's why I didn't, still not yet, evangelize to my family. Because they do not interest. No is no. Bakit hindi mo ini-evangelize ang iyong pamilya, yung iyong minamahal na pamilya, kasi hindi sila interesado doon sa salita ng Diyos. Ganun. Actually, no. Verse 16, brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. What does it mean? Ano po ang kahulugan nito? He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. It means, whether they interest the gospel or not, according to the first God's commandment, just we have to do our best, our responsible, our duty to spread the gospel. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ibig sabihin po, interesado man sila sa hindi, kailangan po nating ipangaral ang ebanghelyo. Ito ang ating duty, yung ating nakatakdang gawain. I know, we know. Our co-worker, our family, they do not interest the gospel. We know, we knew already. But, according to God's commandment, we have to do continuously to spread natin, the gospel, evangelize them. Alam natin, yung ating katrabaho, hindi siya talaga interesado na makinig ng salita ng Diyos. Pero ito yung ating nakatakdang gawain, yung ipangaral ang ebanghelyo. But why didn't try to evangelize to your beloved your family? Pero why? Pero bakit hindi natin sinusubukan na ipangaral yung ebanghelyo sa ating mga minamahal na kapamilya? Although the Bible says that, spread the gospel according to the first God's commandment. But why didn't try to preach the gospel to your fellow family and neighbors? Why? Kahit na inuutusan tayo ng Diyos na ipangaral ang ebanghelyo, pero bakit? Bakit hindi natin sinusubukan na ipangaral sa ating mga minamahal na kapamilya? Because it's like the King Saul, still in your heart, you are very stubbornness inside of God. Dahil sa paningin ng Diyos, kagaya ni Saul, mayroong katigasan sa loob ng ating puso. Because you have your own idea. Dahil meron kang sarili mong ideya. You didn't trust the God's commandment. Hindi mo pinagtitiwalaan ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos. I know. But, many people, they say like this. Maraming sinasabi. Alam ko. Ganyan ang sinasabi ng iba. I know God said to us, you have to preach the gospel boldly, but, because they have own idea. Alam ko na kailangan ipangaral ko ang ebanghelyo, pero meron silang sariling kaisipan na pero ganito. King Saul said, I know, God said, destroy everything, but because of sayang. Si Saul, ganun din. Alam ko na kailangan lipulin lahat, wasakin lahat, pero sayang. Can you understand? Intindihan niyo po. Let's us read one more time, Psalm chapter 116. Basahin po muli natin yung binasa natin kanina sa chapter 116 ng mga awit. Verse 12 hanggang 14. Psalm chapter 116, verse 12, hanggang 14. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saraw ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. I know these verbs. That's why I will pay my vow to the Lord who saved me. But because they have own idea still, stubbornness. Alam ko yung salita na to na kailangan suklian ko yung Panginoon, aking itataas ang saraw ng kaligtasan, pero merong sariling ideya sa aking puso.
Before you use my everything to the Lord God to take the preach the gospel, I have to use my things first to my own life. Yung aking mga bagay, bago ko gamitin para sa Ebanghelyo, kailangan ako muna, gamitin ko muna para sa aking sariling kapakanan. Because of that reason, King Saul was rejected by God. Dahil sa kadahilanan yan, si Haring Saul ay tinakwil ng Diyos. Although King Saul repented to the Lord God and regret his fall, but God totally rejected him. God no more used him. Kahit na siya ay lubos na nagsisi sa kanyang pagkakamali, pero hindi na siya ginamit pa ng Diyos. Tinakwil na siya. Why? Bakit? King Saul, he had own idea in his heart. Dahil si Haring Saul ay mayroong sariling ideya sa kanyang puso. According to God's fourth commandment, preach the gospel. Although you have own idea, you have through first your own idea and obey, follow God's commandment. Upang mangaral ng Ebanghelyo, kailangan una muna na itapon natin yung ating sariling ideya at ipangaral ang Ebanghelyo. Question, do you love God? Tanong po, minamahal niyo ba ang Diyos? Question, do you love God more than others? Minamahal mo ba ang Diyos na higit sa iba? Do you love God? Yes! Do you love God more than others? Can you understand? Intindihan niyo po. That is the problem. Yun ang problema. Do you love God who saved you? Minamahal mo ba ang Diyos na siyang nagligtas sa iyo? That is the problem. In order to obey God's commandment, in order to follow the word of God, in order to obey God's commandment, first of all, we have to abandon our own idea. Upang tayo makasunod sa utos ng Diyos, upang makasunod sa salita ng Diyos, una po sa lahat ay dapat isantabi muna natin, itanggalin natin yung ating sariling ideya para makasunod sa salita ng Diyos. Luke chapter 18, let's go. Luke chapter 18. Lucas chapter 18. Peter, he said to the Lord Jesus Christ. Pedro po, ganito ang sinabi niya sa Panginoong Hesukristo. Lucas chapter 18, verse 28. Brothers and sisters, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Pedro, tingnan mo, iniwan namin ang aming mga tahanan at sumunod sa iyo. Before follow Jesus Christ, before obey God's commandment, first, we have left all. All means His own idea and think everything. Kaya sabi, bago sumunod kay Jesus Cristo, bago po ang pagsunod dito, ay inalis muna nila ang kanilang sariling ideya. Or, all is not only our property, our time, our life. Also, even our life also. It means all. Pag sinabing lahat, hindi lamang yung oras, yung mga bagay-bagay, kundi maging yung aking buhay. Lahat. Verse 29, Jesus Christ said to them, 29, pasahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang sino man na nag-iwan ng bahay o asawang babae o mga kapatid o mga magulang o mga anak dahil sa kaharian ng Diyos. And verse 30 also, 3, 2, 1. Na di tatanggap ng lalong higit pa sa panahong ito at sa panahong darating ng buhay na walang hanggan. No way! In order to follow Jesus Christ, in order to obey God's commandment, we cannot abandon my family and my house, my children. Isn't it? Kaya para makasunod sa salita ng Diyos, para may pagsunod dito, ay hindi natin magawa na sundin o iwan yung ating mga bagay sa likod. We cannot leave everything, my family, my own life, everything, to in order to follow Jesus Christ.
We cannot. No way. Somebody say like, can say like this. Maring may magsabi ng ganito, hindi ko kaya iwan yung pamilya ko, yung aking mga, kung anumang bagay sa akin. Brothers, sisters, do not misunderstand. It's not mean. In order to follow, in order to obey God's commandment, we must left everything. It's not mean. Huwag niyo po mag-uhukay magkaroon ng maling pagkaunawa na para sumunod sa ating Panginoong Hesus Kristo ay kailangan iwan ang lahat, alisin ang lahat ng bagay. Galatians chapter 5. Galatia chapter 5. Galatians chapter 5 verse 23. Galatians chapter 5 verse 23. 24. Brothers, basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. At ipinako sa krus ng mga anak kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. 24. Those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desire. So passion and desire means our hope, our hobby, our enjoy life, also our mind, our idea, also we have to abandon. To follow Jesus Christ. Sabi po, at ipinako sa krus ng mga anak kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Ibig sabihin po ng laman ay yung ating kasiyahan, yung mga bagay-bagay sa mundong ito, kailangan ito yung ating itakwil. Not only our action, even our heart, our minding, our thinking also, we have to left. Hindi lamang yung aking mga gawa, kundi yung ating aking kaisipan, maging yung aking puso, kailangan ko itong itakwil para makasunod sa Panginoong Jesus. Can you understand? Naintindihan niyo po? Because of that reason, one day God, the king Saul had been rejected by God. Dahil sa dahilan yan, isang araw ay tinakwil ng Panginoong Diyos si Haring Saul. We also. Tayo din. Although we are here, but one day, We can separate from the church. Kahit nandito tayo ngayon, pero if we do not obey God, if we do not left our own idea. Maaari, kung di natin aalisin ang ating sariling ideya, maaaring tayo rin po ay mawala sa church. So, today, although they are very busy, Korean brothers, sisters, Changwon Church brethren, they have own business. Although they do not have, they have nothing. They have small budget. But according to God's commandment, to spread the gospel, not only Korea, but also to preach the gospel in Philippines, to obey God's commandment, Korean Changwon Church, they are going to come here today. Kaya yung ating pong mission team ng Changwon Church, kahit po sila ay busy, may mga sarili silang mga negosyo o pinagkakaabalahan, kahit na wala po silang hawak na anuman, kahit na maliit ang kanilang budget, pero upang maipangaral ang ebanghelyo, hindi lamang sa Korea, maging sa Pilipinas, ay kailangan nilang sumunod, kaya sila po ay pupunta rito. So, what should we do? We also, although you cannot join the Shibuya Mission Tour this time, but hopefully, I want all Kajon brothers and sisters to participate with your heart. Can you understand? Kahit na hindi po kayo makakapunta sa Sibuyan, maaari po kayo makibahagi. Yung puso nyo po ay napakahalaga na pakikibahagi dito sa mission trip. And last God's commandment, fifth, ikalima, be perfect. Yung maging sakdal. Okay, 2 Timothy chapter 3 verse 16, let's go. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16.
2 Timothy chapter 3 verse 16. Last verse. Kalawang Timoteo chapter 3 verse 16. Huling verse po natin. At 16 hanggang 17. Verse 16 and 17. 16 and 17, let's read together. 3, 2, 1. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. To being perfect, we have to learn the Word of God continuously. Upang maging sakdal, kailangan patuloy nating pag-aralan ang salita ng Diyos. About fifth, the God's commandment, about that. Next time, continuously, I'm going to teach you about the fifth God's commandment next time. Sa susunod po, yung ikalimang utos ng Diyos na pag-aaralan po natin. Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Malalangin po tayo. Our Heavenly Father God, who loves us, thank you for saving us from our destruction. Aming Amang Diyos na nasa langit, salamat po sa pagliligtas niyo sa amin mula dun sa walang hanggang kapahamakan. And thank you for us the good chance to learn your lessons. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin na nakita namin ang iyong aral. We want to learn way more your Word of God. In order to being a good Christian. Nice namin mag-aral ng salita ng Diyos upang maging mabuting Kristiyano. We want to obey the five kinds of God's commandment. Nice namin sundin yung limang uri na utos ng Diyos. So please lead us and guide us by word of God, not by my own idea. Kaya pangunahan mo po kami sa salita ng Diyos, hindi ng aking sariling ideya. If there is some brother or sister who couldn't join the Sunday service, so O Lord, please comfort them from the various some difficulties. Aming Panginoon, kung may mga brothers and sisters na hindi na hindi nakadalo ngayon, ikaw po magbigay ng aliw sa kanila, sa kanilang mga iba't ibang klase ng sitwasyon. Especially today, according to God's commandment, the Korean Changhwacha brethren, they are going to come to Philippines to join the Shibuyan Bible Seminar, to join. Pinapanalangin din po namin ang Changwon Mission Team, ang Korean brothers and sisters na makikibahagi po ngayon para sa Sibuyan trip. So until alive here, O Lord, please protect and guide them. Hanggang sa sila po ay makarating dito, nakikiusap po kami aming Ama na ingatan mo sila at protektahan. In the name of Jesus Christ, we pray. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.